Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel. This is Tito Noy's Vlogs. I hope you are in good condition, mga kababayan ko, mga OFW dyan. Binabati ko po kayo and the rest of the world. Kaya, hello. You know, si Saradong anak. I'll be careful about my, what would I say? This is a sensitive issue about LGBT. Kasi mga kababayan ko, yung last July 2024, nagkaroon ng issue. Meron kasing isang member ng LGBT na medyo na-piss off. She was called sir, mga kababayan ko. Natawag po siyang sir. Maybe siguro, nagpantig ng ulo niya, parang nagalit siya sa isang waiter. So, what happened? Allegedly, pinatayo yung waiter for 2 hours. Parang punishment daw yun ng isang member ng LGBT. A certain Jude Bacalso, mga tito sa mga titas. So, the waiter, chinudge niya, dinimanda niya si Bacalso. Mr. Bacalso was charged with 5 counts. I don't know what kind of cases that, mga titos, mga titas. Ang nangyari kasi, yan, nagsalita ulit si Jude Bacalso, iginiit na valid complaint ang niya. Yung reason niya kasi, allegedly, tinawag siya ng waiter ng sir 3 times. O, 3 beses tinawag si Jude ng sir. Gusto niya tawagin na ma'am, mga kababayan ko. Mr. Jude Bacalso was called sir for 3 times. Ayun, kaya valid daw ang reason niya, ang complaint niya. Kaya pinatayo niya yung waiter. Kung totoo yung kung pinatayo, ha? At kung totoo rin, if the waiter called Mr. Bacalso or Ma'am Bacalso sir for thrice or 3 times she was called. You know what? Kung na-train lang talaga yung waiter, siguro na-avoid ang trouble, mga kababayan ko, eh. That, kasi may mga ganyan kaming training. When I work, I used to work in a convenience store, maybe 14 years ago. Kasi pag mga ganyan, mga customer na medyo alam nyo na yung itsura, alam nyo na kung anong itsura talaga, member ni LGBT, whether a lesbian or a gay, o anong tatawag yun sa kanya pag lumalapit na sa counter? What will you call? Sir or ma'am? If a lesbian will approach the counter, what will you call? Sir or ma'am? Or a gay? Ako, you know what? Ang tinawag ko dun sa isang nakadress na alam ko naman na na member ng LGBT, tinawag ko ma'am. O siya, walang trouble. Diba? Kung na-train lang, mga kababayan ko, itong waiter na to, sana hindi na siguro nagkaroon ng sigalot or demandahan na, mga kababayan ko. Kaya ganun ang nangyari. Pero, wala tayong magagawa. We cannot control our some netizens. You know what some netizens said? In Tagalog, even 100, 1,000, or 1 million times you were called sir, the waiter is right. Kasi, ayaw mo lang talagang tanggapin ang katotohanan, lalaki ka at hindi babae para tawagin ka ma'am. O tina mo, insulto yung mga babae ko. Wala, yun ang mga netizen, mga titos, mga titas. Meron pa rito mga nagko-comment na medyo foul na. So it means, lalaki ka Jude, lagi imong itsura, di man identity, imong look as a girl. Kasi ang itsura talaga daw, parang lalaki raw talaga. Ayun, sinabi ng mga netizen, mga kababayan ko. Huwag mamilit, sir. Ayun, sabi, napaka-demanding nyo naman. Tanggapin mo na lang na talagang sir ka. Huwag mag-demand po. Tinan mo, yung mga netizen, Sayang talaga, kung talagang, kasi dapat yung mga ibang establishment dyan, some of the establishment,
dapat siguro the crew or the member of the crew was trained. Eh, kung maka-encounter ka ng ganyan na customer, di ba? Anong gagawin mo? To avoid trouble, tawagin mo na lang siya kung ano yung ano na lang. Kung maybe LGBT siya, sir or ma'am, para wala ng gulo. Ayan, nagkaroon ng problema tuloy. Hindi natin nilalata LGBT ganyan na. Kasi some of the LGBT is in favor to the waiter, mga kababayan ko. Oh. Kung talagang, kung na, pwede man maiwasan niya, mga babae, kung maybe siguro nabigla yung waiter na natawag na sir, itong si Mr. Jude Bacalso. Grabe yung insulto talaga, no? Hindi na lang niya pinapatulan, eh. Ito, may sinasabi, oh. What if si Duterte ang tumawag sa'yo ng sir? Grabe, no? Ang daming na ng problema ang Pilipinas, dumadagdag ka pa, sir. Oh, yun sinasabi, mga kababayan ko, no? Sayang talaga, kung talagang na-train lang talaga, sana eh, tapos na usapan yan, wala nang demandahan yan. Yan, dinamanda tuloy siya ng waiter, oh. Okay na, mga kababayan ko, short lang to. Kaya, kung nagtatrabaho kayo sa mga ganyang establishmento, sa mga, tawag dito, mga restaurant, mga fast food chain, or food spa, kailangan siguro, you must be alert kung anong tatawag mo sa customer nyo. Di ba? O may mga member naman ng LGBT na hindi naman sensitive. Okay na, katawagin silang sir or ma'am. Pero doon sa part ni Sir Jude, eh, ayaw niya siguro matawag na sir. Eh, gusto ma'am. Eh, ano magagawa natin? Customer siya. Di ba? Kaya mag-iingat-ingat na lang tayo. Kailangan eh, you must be sensitive at all costs. Kasi we are working in a fast food chain or in a restaurant, iba-ibang mga customer na maka-encounter natin. Di ba? Kaya mag-iingat na lang. Okay, magsa-shoutout tayo, ha? Mag-shoutout natin si Ate Ruby, si Doc Jude, Family Life, si Mayang, si Liz Mix Vlog, si Novis, si Beth, si Eldong, si Cherry, si Evelyn, si ARB meron, si Oxy, si Nina, si Rebs, si Bib, at saka si Pasaway, sila Jane Barona Vlog, si Michi, si Cha, sino pa ba ang ano dyan? Evelyn, official, mga kababayan ko. Si Ehard Purple, binabati natin. Sino pa ba? At saka, naku, nakalimutan ko na. Si Rakapangok Vlog, si Itchel, si Smiley, si Iris Neris, Nina, si Mami ni Raj, at yung iba pa, mga babayan ko. Team Okra, mga babayan ko. Team Pasaway, yun. Tsaka, sino pa ba? Sila Myra T. Sanchez, mga babayan ko. Si Junito Marinado, binibati ko rin. Ganun na lang, mga babayan ko. Kung maka-encounter kayo ng ganyan, if you are working in a establishment, in a fast food chain, judgment call nyo na lang yan kung anong tatawag nyo sa kanya para iwas trouble na lang, mga babayan ko, ha? Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Naging objective lang ako, mga babayan ko, ha? Naging objective lang ako. Parang binalansi lang natin yung about my vlog. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you very much. Shout out to Kayat 7Cs. Bye.